Hi everyone! For this interview, I'm in Venice, Italy. Nagkataon, meron tayong Filipina na former model dyan sa Pilipinas. And I'm happy to see, and magkakatrabaho kami dito sa project, Miss Pinky Barcelona Ruggiero. She is now based here in Italy. She's a former Body Shots alumna and a model in the Philippines from Davao City. Pinky, say hi to our audience. Hello! Ayan ako, nininervous daw siya. Anyway, Pinky, para sa karamihan ng nanonood, no, kasi may mga audience naman, paano ka nagsimula sa modeling? Okay, so when I was in college, I was asked by my friends na... Sino yung friends? Sa Davao ba ito? Yes, yeah, sa Davao. Oo. Kasama ba dyan si John Nunez? Oo. Ayan, John. Yeah, no, si John, of course. Oh, yung grupo ni John, si Denise, si Kenneth, mga friends ko sila sa Ateneo. Okay. And they encouraged me to try modeling. So that time, sobrang mahiyain pa ako. But I gave it a try. Tapos, nag-enjoy naman ako. Pero doon ba, Pinky, sa Davao, may sinalihan ka bang contest? Modeling? Wala. 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 Diretsyong modeling. Diretsyong, ano, nag-model-model ako, local shows lang with Davao designers. And then, nagkataon na si Mama Rene was looking for somebody to represent not just Davao but the whole Region 11, okay, sa Body Shots 95 competition. So, at doon ko po siya nakilala. Oo. Dahil yung director noon, kami mga assistants noon, divided into teams. And luckily, sa akin napunta ito. And also the winner, si Lisa Bernardino. Lisa. Sila yung mga napunta sa grupo ko na nag-excel. Diba? Kaya nga, ako yung pinakamaraming premium noon. Kasi ako, kunwari, in-assign ka, may nanalo, meron kang ganito. Meron yun. Oo, kumita ako sa inyo. Talaga. O, tapos may special award ka pa, diba? Parang ganun. Yeah, I won, I was one of the 5 winners, a female. Mm-hmm. And then I got the best photographic model award. Oh, so yes. Parang Miss Photogenic. Alam nyo, ganito na po ang buhok niya, no? Talaga maikli. Pero ganon, eh. Hindi siya nagpap... Oh, kasi bagay, di ba? Chinita. Oh, yung ang image mo nun, eh. Di ba? Pero hindi ka masyado nagpahaba talaga ng buhok mo, Pinky. Hindi. Very rare na mahaba. Kasi nasanay yan. Pinky, matanong kita. Mm-hmm. Hindi naman may iwasan, ano? Nung nagmo-modelo ka sa Pilipinas, ano ang fondest memory mo? Marami, pero siguro yung Body Shots talaga because yes, that's where I started. Tapos, ang dami kong naging kaibigan. And then, lahat ng mga kabatch ko sa Body Shots, until now, we are in touch with each other. Friends pa din. Friends kami. We have this group chat sa Facebook. So, from time to time, we chat, we do video calls. So, yun talaga. Tapos, ang dami kong nakilala, of course, ikaw, mga directors, yung Tito Ochi Atos, na Ariel Raymond. Yes. So, and lahat ng mga designers na na-meet ko. And talagang... Hindi yun, lang Davao to, di ba? National na. National, oo. Diba? Oh. Body Shots really opened a lot of doors for para me. Para sa'yo. Oo. Kasi I remember, right after Body Shots, the same night, I was asked to do a fashion show. Right after? Si Tito Oji at. Oh, yung sa ka-grupo namin yung dati. Asked me kaagad to do a fashion show. Tapos talagang nagulat ako kasi ang dami namin contestants. Tapos mm-hmm. Yun. Kasi iba yung look mo. Ikaw lang yung chinita nun eh. Chinita. Na ganun, no? Buhok ko. Kakaiba. So, alam niyo naman sa industriya, kahit saan naman, worldwide, o kahit sa Pilipinas, naghahanap ng iba. Diba? And you were different nung time na yun. Siguro dahil ako diba? mukhang talagang Asian. Kasi in fairness, Pinky, yung batch niya marami rin higante, diba? Oo. And yet, nakaka-penetrate ka, diba? Oo. If you think about it, 5'8", yung height ko, oh. Hindi siya, for international standards, 5'8" is very short. Oo. Pero that time, pwede na. Pinky, matanong kita, bukod sa Pilipinas, nag-try ka bang mag-modeling sa Asian circuit? Hindi na actually. Kasi si Mama, I was able to do shows abroad through Mama Rene. Sinama niya ako abroad. But then, hindi ako nag-try mag-base sa ibang bansa. Kasi I didn't want to stay far from my family. The fact that yung family ko nasa Davao, ako na Manila-based na ako. Tapos kung lalabas alis ka ako, pa, di mas malayo. Mas lalong malayo, mas lalong magiging
ano yung rare na makauwi ako ng Davao. During your time, na-sign up ka ba sa isang agency or naging part ka ba ng isang organization ng models? Naging member ako ng ano, PMAP. Ah, okay. So, kaano ka ba? Oh, mga PMAPers. PMAP. Yeah, ito yung dati yung member, si Pinky Barcelona. Ngayon ay Mrs. Ruggiero. Oh, di ba? So, dati siyang PMAP na gumagawa ng mga major shows, no? And I'm sure, nag-enjoy ka naman. Oo naman. Oo naman. But like I said, yung ang dami-dami kong na-meet na mga kaibigan. Like, sa batch namin, sa Body Shots, Lisa became my cousin-in-law. Ah? Lisa ended up marrying my first cousin. Ay, yung asawa niya. Who used to be my chaperone, si Mark, yung first cousin ko. Ah, okay. Naku, hindi ko alam. Kula nagsabi. Si Lisa pa naman ka-message ko minsan. Nag-message sa akin. She's in Ireland now. Pati yung cousin ko. And they have 3 sons. Oh, alam ko yun. Kasi before siya siguro nag-abroad, hindi ka nagsabi na pupunta na Ireland. Nag-message pa sa akin sa messenger. Nag-work siya as nurse sa Quezon City. Oo. Tapos, ayun, hindi ko alam, Lisa, ha, nasa Ireland ka na pala. Nasa Ireland. Papadala ko itong video na to para makita mo si Pinky. Di ba? And then, si ano naman, isa pagka-batch namin, si Wilma is also doing well. Oh, Wilma doesn't. Oo, batch kasi meron siya na, ano? May restaurant si, oo, ano, si... Yung, sila. Chicks ni Omi, yung restaurant ni Wilma. And doing well, ha, Pinky. Yeah. Maganda. Yeah, yeah. May kasalanan pa ako dyan, di pa ako pumupunta sa restaurant niya. Pag nakikita niya nalang sa Facebook na nag-ano ko sa Cavite, ikaw, ha, di ka muna nagparamdam dito, ha. Later, dapat kakain lang ako dyan. Si Wilma. Marami, but you know, Pinky, natutuwa naman ako sa batch ninyo. Ngayon, nandito ka, maganda ang buhay mo. Si Wilma, ganun din. Sila Evita is also doing well. Walang nagbago. Assistant pa lang po ako nila. Noong panahon nila. Pinky. Ngayon, sobrang sikat na siya na director. Alam nyo, natutuwa ako tuwing nakikita ko sila na wala pa rin nagbago. Ganun pa rin yung samahan natin to, di ba? Pasigaw-sigaw ito eh. Ganun talaga yan. Kada! Ganun. So, walang nabago. Doon ako natutuwa. Kasi, walang, kahit maganda na yung mga estado nyo sa buhay, wala pa rin, you know, wala pa rin na... Eh, kasi, like ako, ever since naman yung sa akin, kasi trabaho lang. I mean, it doesn't mean na dahil model ako, superior ako, ganun. Eh, trabaho lang. Pinky, ngayon nasa Italy ka. Ano ang nami-miss mo nung modelo ka pa sa Pilipinas? Rumamba. Iba pa rin ang rampahan sa iba pa atin, rin diba? Iba pa rin yung rampahan. Well, actually, nung ano, when I was pregnant with my son, first baby ko, we used to live in the south, and I was anong parte na Italy? Ano yun? Sa Taranto. Taranto. Sa south. And parang nag-organize natang ng fashion show sa city. And I was asked if I wanted to model yung premaman, yung maternity clothes. Kasi buntis ka. Kasi I was pregnant with my son. Oh. Pero tinanggihan ko kasi sabi ko, ayoko baka matapilok ako. You know, I didn't want to risk it. Kasi nga buntis ako, first baby ko. So sobrang ingat na ingat ako. So yun lang naman yung ano. Pero Pinky, okay, nung buntis ka, no, may offer ka to do that. Nitong regular na may mga anak ka na, I'm sure may mga nag-offer sa iyo na rumampa dito sa Italy. Wala naman. Meron akong ano... Kahit Filipino community? No, this is the first time actually. Actually, rarampa po siya dito sa show na. Oh, it's the first time. Kasi nung last show dito was 2017. Before pandemic. Hindi tayo nag-abot. Kasi papa... Nasa south ka pa na. We were about to transfer. Katatapos nyo lang mag-show. So, hindi ako umabot. Ay, and minessage mo ako nun. So, actually, excited ako. Kaya lang, just a few days, 2 days ago lang ako minessage ni La Arnie. 5:30 in the morning. Actually, ako. Kinakabahan po siya. Kasi, syempre, kinakalawang. Natatakot siya. Baka magkamali siya. Diba? 20 years na akong hindi, nagsusuot ng high heels. Pinky, nung nag-asawa ka ba, nung na-meet mo si husband, alam niya ba na modelo ka dati? Oo. Alam niya? Alam niya. Ano sabi niya? Parang, wala lang eh. He found it cool na model. Of course, proud siya sa akin. Ganon. Pero, alam mo lang, simple lang. Yung husband ko, very simple naman siya. Actually, nung at first, hindi pa siya naniwala na model ako. Tapos, nung pinakita ko na sa kanya yung
dati kasi may website ako. Oo, ah, sarili mo. Ano ko, yung mga photos ko, ganyan. So, saka pa lang siya naniwala talaga. Ah, so wala kang pruweba noon? Nakita niya, may nakita niya yung isa sa mga videos ng ano, lumabas ng footage ng body shots. Meron ka ba nakita noon? Meron ako. Saan mo nakita yun? Nasa Davao yun. Oh, ko. Picture yun? Picture? May pictures ako ng body shots. Wala na nga akong kopya noon. Meron akong pictures ng body shots. So, yun yung proof. So, mabalik tayo dyan sa body shots. Nung tinawag ka sa top 5, ano yung naramdaman mo? Alam mo bang papasok ka nun sa top 5? Kasi I'm sure mapifeel mo na yung hunch eh, di ba? Throughout the competition. Pero ikaw ba, naramdaman mo ba? Or did you expect to be in the top 5? To be honest, at first, nung makita ko yung na-meet ko for the first time, yung mga candidates, talagang kinabahan ako. Kinabahan ka. Kasi ang daming matatangkad at ang gaganda nila yung lahat. Yung batch maraming matangkad. Ang daming matangkad at magaganda. So talagang kinabahan ako. Tapos there was so much pressure on me to do well. Kasi nga I was representing not just Davao City but the whole Region 11. Tapos yung family ko from Davao lumipad sa Manila. Para manood. And even my relatives, yung uncle ko pa sabi, iha, kailangan manalo ka kasi daradala mong pangalan. May pressure. May ano. Talaga. Tapos, nagkataon pa na, yung kasi si mama yung pumili sa akin na mag-represent ng ano. Ng Region 11. Walang contest. So, parang may konting, you know, nagkaroon ng konting intriga. Kasi, syempre, yung iba, meron din silang mga alaga nila na gusto nila ano. Pero, ako yung nagustuhan at ako yung pinili. So talagang sino naging close mo among the body shots candidates yung panahon? Sino mga naging close mo modelo? Eh si Lisa, si Wilma, si Evita. Oo, sila. Lahat sila. Sila kasi mga major players ng body shots noon, di ba? Tapos naging close kami kasi right after our training or rehearsal, gigimik kami, manonood kami ng sine, kakain kami sa labas, and or ano ba yun yung ano, yung mga games, yung sa Glorieta? Yung arcade. Hindi lang kaming girls, pati yung mga boys. Sino? Alam mo, hindi ko na matandaan kung sino. Alancia. Ah, si Alan, no? Si Gerald Lauron. Alvin Aysol. Si Raymond Recto. May production na siya sa Pilipinas. Ang dami-dami. Tapos, Alam mo, si Vince Ripoll is in Australia. Kung babalikan mo, ang dami na rin pala naging produkto sa batch nyo, no? Marami na rin. Ang pinakamaingay ay siyempre si Wilma Dasen. Si Wilma, kasi she entered show business. Si Wilma naman, yung personality niya na talaga. Nakakaaliw naman yung si Wilma. Alam ba, minsan nakita kami. Kami ni Mama naglalakad papuntang Robinson's Magnolia. Biglang may sumisigaw sa kalye. Ay, Wilma! Talaga nag-create pa ng traffic doon sa Balete Drive. Sabi ko, hoy, bilisan nyo na kasi traffic na doon. Babay. Alam mo si Wilma, hindi na babago hanggang ngayon talaga. Kaya maraming nagmamahal dyan eh, di ba? Tapos ngayon pa, yung daughter niya, totoo yan. Na gusto ko mag-model din sa akin one of these days. Ako, kontahin ko naman siya. Anyway, ini-interview ko rin si Wilma ng hiwalay. Ikaw muna ngayon, Pinky. Okay. Pinky, ilan taon ka na dito sa Italy? 20 years. And you are a housewife. Yeah. Oo. Suportado niya yung kanyang asawa sa mga ginagawa. Ilan na anak ninyo? We have 3 children. Puro boys? No, I have 2 boys and 1 girl. May 1 girl. Yeah, my eldest is 19 years old. Yung second ko is 16. Parehong boys. Okay. Yung youngest ko, si Isabella, is 12. Matanong kita, 12 na si Isabella. Paano kung isang araw, talagang kausapin ka niya, Mama, gusto ko maging modelo dito sa Italy. May kumukuha po sa akin. Anong gagawin mo pag dumating yung panahon na yun? Sana dumating yung panahon. Ang gusto mo. Okay lang sa'yo. Ako gusto mo. Hindi naman, of course, not forever. You know? Pero gusto ko matry din niya. But she, just a few nights ago, she told me, Mommy, I want to become a model, but I don't want to be a runway model.
Ah, sinabi niya sa'yo? Gusto niya picture. Hanggang oh, hindi picture. Ko po alam yan. Kita niya sinabi ng pinky. Hanggang pictures lang gusto niya. Gusto, she likes the idea of posing in front of the camera. But she's terrified of doing the runway. Ay, mas madali nga yun. Eh, sabihin mo. Eh, kasi nga, diba, kita niya, nakita niya, bumili ako ng high heels for the show. Ah, yeah. Sabi niya, mami. Hindi kasi 12 pa lang. Oo, malay mo pagka... Pagka tumanda-tanda ng konti, masasabi. Gusto kong matry niya. So, okay lang sa'yo. Okay lang naman. Okay lang. Basta, alam mo, syempre, you know, I was sige. Very... Anong tips na sasabihin mo sa kanya para mapaganda ang career niya sa modeling? Kung papasukin niya. Dapat talaga maging professional. Yan. Hindi lang para sa anak niya yan, ha? Dapat para sa lahat na gusto maging modelo. Professional. Talagang dapat on time or even earlier than the call time you should be there. Yan. Listen to ako, Pinky. Yung ano ko kasi, ever since I started modeling, no? Noong panahon pa na, ano, mas gusto ko ako yung maghintay kaysa ako yung hintayin. Hihintayin, o. Oh, ganun din ako. Kasi yung ano ko kasi, nakakahiya. Nakakahiya kung pagdating mo doon, yung lahat ng tao, masama yung tingin sa'yo. Oo. So, mas gusto kong ako maghintay sa kanila kaysa hintayin nila. Ako din, ganun din ako. So, like, ang ano, in fact, sa PMAP, I won the ano, Early Bird Award. Early Bird. Kasi... Pag ang call time, 7:30, 6:30, ano na ako. Dapat talaga. Yun po ang disiplinang talagang, even ako, ini-instill ko sa mga modelo ngayon. Kaya madali po akong magalit kapag may nalilate. At talaga sinasabi ko sa assistants ko, mag-ready na kayo ng kapalit, tatanggalin natin yung nalilate. Kasi so, sinasayan yung oras ng oras ibang tao. Oras ang sinasayan. So learn from what Pinky said. Kasi doon sa mga aspiring models, malaking bagay po ang proper time management. So, kailangan gawa kayo ng paraan na hindi kayo makakadistorbo sa iba. No? Hindi kayo makakasira ng oras. Kasi may sinusunod po yung oras. At the same time, kung alam nyo lang, yung nitty-gritty, di ba, yung pag may nalilate, ang kliyente, minsan naiinis, di ba? So, sinisisi sa production, hindi sa modelo. Kaya sana maintindihan nyo, galing na kay Pinky mismo, makinig po kayo. Pinky, wag na ikaw kasi ikaw established ka na dito sa ano, sa iyong buhay sa Italy. How do you see your children 10 years from now? I don't know how to answer that question. I just hope that whatever career they choose, sana masaya sila. Yun naman ang mga nanay. Oo, yun yung ano ko, like yung anak, yung eldest ko nga is studying to be a chef, sana. Pero, sinabi niya, Mommy, I'm going to finish school, but in college, I want to do something else. Okay. Sinabi niya, kasi he has a passion for drawing. Oh. Yung anak ko, mahilig siya talagang mag-draw. Sa arts. In his free time talaga, he loves to draw these mga characters sa mga video games. Okay. May mga followers siya sa social media. May pera din siya. Oo. Tapos yung talaga, yung nakita ko na kahit pag may free time siya, ano siya, before, nag-start lang siya paper and pencil. And then, nung nagkaroon siya ng iPad, even with this, ano lang, yung kamailan niya, nag-draw siya. So, binigyan namin siya ng Apple Pencil. Nag-draw. Ang dami, talaga nag-draw talaga siya. And then, yung pangalawa mo, yung pangalawa, yung hopes para sa mga, ano. Pero, I think, sana rin, like si Ann, ang nickname ni Andy is Andy, but his real name is Andrea. Kasi here in Italy, Andrea pang lalaki. Andrea is a boy's name. Boy's name, oo. Ang, I think I can see him, ganyan din yung ano, yung mga video games, mga computer graphics. Young generation talaga. Ganyan yung ano, ganyan yung mga gusto nila. So, we'll see. Well, for your daughter? For your daughter. For my daughter, I don't know. Bakit? Kasi, para may tako. Eh, syempre, diba? Kasi babae, alam mo naman, diba pag babae, mas, I don't know, mas feeling ko mas dapat, mas protective tayo. Ano sinasabi ng father nila sa mga hilig nilang yan? O kaya doon sa nag-iisa mong iha? Para sa daughter namin, sinasabi niya, magkakaroon ng first boyfriend at the age of 40. Ay, ilay ko po. Ano ba yun? Pakaloka na may asawa mo. Eh, syempre, biro lang. Oh, pero biro syempre, lang, kasi she's the only girl. Of course. Daddy's girl. Very, daddy's ano. Girl. So, hindi lang naman siya, pati yung mga kapatid niya is very protective of her. Kasi nga, kasi medyo malaki yung gap eh. Yeah. 16, 4 years, yeah. 4 years. Kasi, pinag-dobina ko pa yan. Kasi,
When I got married, ang sabi ko kay Fabri, sabi ko, my dream... Fabri ang name yung daughter. Fabri, no, ang husband. Ah, ang husband, okay, Fabrizio, sorry. Fabrizio. Fabri yung nickname niya. So, ang sabi ko, ang dream ko talaga is to have 4 to 6 kids. Sabi ko, but 6 is a big number here. Mm-hmm. Kasi mahal. Mahal, oo, sa Europe. So, sabi ko, sige, kahit 4 na lang, pero ang gusto ko talaga, 2 boys and 2 girls. Babalansi sana. So, ang gusto, yun ang dream ko talaga. Oh. And then came my first child, boy. Tapos, after 2 years, sabi ko, another boy. Sabi ng husband ko, okay na siya. Sabi, we can stop at 2. Sabi niya, okay na, happy na siya. I said, no, kasi sabi ko, I really want a girl. Kasi sabi ko, we have boys already, you can do things with them. I want a girl. You know, that I can share things course, with, you know, like shopping or whatever. So sabi ko, I really want a girl. So, kwento ko talaga. So talaga, we tried for... Kaya sinabi yung pinagdasal mo. Pinagdasal ko. Tapos, when I was pregnant already, syempre, my first trimester, hindi pa alam kung babae o lalaki. I called my mom, kasi my mom is very religious, devout Catholic, no? And we... In our family, we believe talaga in the power of prayer. So, sabi ko, ma'am, sabi ko, help me pray. Kasi we really want a baby girl. Gusto ko talaga pray, ganyan. So, nagdumina rin yung mom ko. Pati yung husband ko, nag-pray. O, biligay naman. Oo. Tapos, on the day that I was supposed to go to my doctor para sa ultrasound, para malaman kung girl o boy, siyempre, nervyos ako. Because my fear as a mother, na sabi ko, what if boy na naman. Sabi ko, Lord, sana huwag akong ma-disappoint. Kasi hindi naman kasala ng baby. Pero I'm sure, Pinky, kahit boy yun. Oo naman, pero gusto ko talaga ng girl. Kasi sabi ko, last baby na. So, yung mom ko naman, sabi niya, ba't ka nininerbios? Sabi niya, you don't have to worry, you don't have to be anxious. Kasi babae naman yan. Sabi ko, mami, hindi pa kami pupunta love sa doktor. Sabi niya, no, you don't have to worry, it's a girl. So, yung doctor ko naman, pin-late time pa ako. Kasi, so, nakatingin kami ganun sa ano. Ka. Sabi niya, serious yung face niya. Sabi niya, nakita ko na, misis, nakita ko na. Sabi ko, siyempre parang maiyak-iyak ba? Oh, boy, di ba, doc? Boy, ganyan. Tapos, sabi, smile siya, hindi. Sabi niya, girl. Sabi niya, never pa akong nagkamali. Talagang girl. Talagang tumatawa ako, tumutulo yung luha ko. Kasi sabi ko, answered prayer. Ibinigay. Talaga. Binigay talaga. Pinky. Ako ay nandito kasama ko si Pinky ngayon. Pinky, anong message mo sa mga, lalo na yung mga kabatch mo sa Body Shots? Sana magkaroon ng reunion. Oo naman. Kasi, at hindi pa pwedeng mawala kami. Siyempre, sana. No? Although, ang dami na rin kasi nag-abroad. Oh. Ang mahirap ng ano. Pero hindi, pwede naman natin gawin. I remember. Nasa contact ko pa rin si Gerald, Lauron. Oo. Si si Alvin. Magdali ko nang makontak. Meron lang nasa Australia. Si Wilma, pwede ko nga tawagan. Si Vita. I remember nag-video chat kami noong... Ito pandemic? No, nung nag 25 years na, nung 2020. Ah, may 25 years na ba kayo? 2020. O, anong message mo sa kanila? I miss all of you. I really hope to see all of you. Kasama ko siya. I'm so happy. Kasama ko siya. Pinky, so salamat for taking thank time. Thank you. Lang naman ang pakay ko dito, makilala ng ibang tao, yung dating players ng Philippine fashion. And at the same time, gusto ko maintindihan nila kung saan tayo nang gagaling at ano talaga yung mga ginagawa natin. Kasi aminin na natin o hindi, misunderstood ang ating industriya. Oh. Akala nila masyado tayong mataray, masyado tayong hindi maabot. Oh. Pero, mga normal din po kami mga tao, ito. Although meron din, talaga. Meron din naman. Na... Pero, look at Pinky. She has a very successful family here dito sa Italy. Dito na po siya ngayon sa Padova, di ba? Padova na siya nakatira. It's a city in northern Italy. So dito na po siya naka-base. Galing po siya sa southern part ng Italy. Pero talagang Italiana na siya. So Pinky, maraming salamat. Maraming salamat for having me and I'm so happy that you're here. Oo, masaya nakita po kami nito. At talaga sinamantala kong interviewin ko siya. Hiya nga po, hindi ako prepared. Hindi pa daw prepared, then lagay na yan. Thank you. Thank you very much for watching, everyone. Thank you. Thank you. God bless.